Diyan po sinabi ni Isaias kay Ezekiah na siya po ay mamamatay na kasi may sakit po siya. Baga, may taning na po yung kanyang buhay. Ang sabi ni Isaias kay Ezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. O diba? Kung tayo po mga kaibigan, diba may sakit tayo, hindi, diba nasa hospital, na find out ng doktor na meron tayong sakit na walang kagalingan at sasabihin na meron ng taming ang ating buhay, ano ang mararamdaman natin? Ikaw, kayo, ano ang mararamdaman ninyo? Nasasabihin, malapit ka nang mamatay. Isang buwan na lang at mamamatay ka na. Pinakamatagal na ang isang taon, o di ba? Ano ang gagawin mo? Siyempre, gaya sa ginawa ni Ezekias. Ano po ang ginawa niya? Nagdasal po siya sa Panginoon. So, sabi po dito sa verse 2. Nang magkagayoy, ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Tayo po mga kaibigan, ganun din po ang gagawin natin. Palagay na natin, mayaman tayo. O ikaw, palagay na mayaman ka. Ngunit meron kang sakit na walang kagalingan, mamamatay ka na lang. Anong halaga ng pera mo? Anong gagawin mo? Kung naniniwala ka na may Diyos, syempre, lalapit tayo sa Kanya, di ba? Manalangin. Ngayon, kung ikaw ay may kasalanan, siyempre magsisisi, no? Hingi ng tawad, humingi ng grasya, mercy. Ganun naman talaga ang tao eh. E lalo na kung walang pambayad. Paano na lang kung wala ng pera? May sakit, wala kagalingan, wala pang pera. Saan tatakbo? Sa tao? Hindi po eh. Hindi makakatulong ang tao sa mga ganitong sitwasyon na kagaya sa sakit ni Ezekias na walang kagalingan. Kundi sa Panginoon po tayo lalapit. Kaya kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay natin eh. Wala tayong power sa sarili natin. Merong ibang turo na pwede tayong mag-heal. Self-healing. Pwede, naniniwala din ako. Ngunit, we have to pray to God and have faith that God will heal us. Not our own power, but the power of God. Ako naniwala talaga ako na merong Diyos na tutulong sa atin. At ganito po yung prayer ni Ezekias. Sabi dito sa, diba dito sa verse 2, diba? Nanalangin sa Panginoon, no? At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. O ito po yung pray niya mga kaibigan. So, sa naunawaan ko po dito, malinis siyang tao, wala siyang kasalanan. Kaya ang sinabi niya dito na alalahanin kung paano siya nag-serve, no? Na totoo yung kanyang puso. Dahil nakasabi dito eh na paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. So, baga itong si Haling Ezekias ay mabuting tao. Kaya yan ang ano niya. Ngayon, kung tayo ay puro mga kagaguhan ng ginawa, mga kasalanan, hindi tayo makapagdasal ng ganyan, di ba? Kundi humingi ng tawad.
para malinis at maligtas. So iba-ibang klase ng prayer depend kung ikaw ay nagsiserve sa Diyos at totoo talaga yung puso mo. Kaya dahil dyan, isa siyang mabuting tagapaglingkod sa Diyos ay may tugon, tinugunan yung ano niya, yung dasal niya. To nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, dito, na dito mga kaibigan, na-amaze po ako dito sa verse 4. Dahil narinig ng Diyos ang dasal, ang panalangin ni Hezekiah, no? Narinig. Sa atin din mga kaibigan, pag magdasal tayo, maririnig din kasi ito eh. Narinig siya eh. Ngunit ating basahin ang itong paano siya nanalangin mga kaibigan ha. Yung pagpanalangin ni ano ni Hezekiah, no? Ni Hezekiah. Nanalangin siya na may kasamang iyak po dahil nakasabi dito na si Hezekiah ay umiyak ng di kawasa. So umiyak. So God, ang sabi naman dito ng Diyos kay Isaiah, baga nagbigay ng mensahe ang Diyos kay Isaiah para sabihin niya doon kay Hezekiah, ito yung sabi sa verse 5 na ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag ang iyong mga kaarawan ang 15 taon. Oh, imagine mga kaibigan, dito na-amaze po talaga ako. Habang nag-work ako, naisip po talaga na, Lord, yung mga prayers, pag nag-pray kami, or ano man ang ginawa namin, nakikita at naririnig mo talaga, no? Kasi sabi mo, yun ang mga ano ko po, habang nag-work. Kaya na-amaze po talaga ako. Imagine, mga kaibigan, di po ba kayo na-amaze dito sa sinabi na sabi ng Panginoon kay Isaiah na dininig ang iyong panalangin, na yung panalangin ni Hezekiah ay dininig ng Diyos at nakita niya ang mga luha. Imagine, God heard and God saw the weep, no, the tears of the eyes of Hezekiah nung siya po ay nagpray. So ganoon din po sa atin mga kaibigan. Ngayon, pag tayo po ay ganoon din, hindi na lang natin ma-imagine ano, kahit anong ginawa natin kahit hindi tayo nag-pray, alam pa rin ng Diyos eh, kasi sabi niya dito eh, aking nakita ang iyong mga luha. So yan, kung yung pagdasal ni Hezekiah, kung umiyak siya at nakita ng Diyos, sa ngayon din tayo, kung anong ginagawa natin, tiyak nakikita din ng Diyos. Iyon ako sa inyo kung naniniwala kayo, pero ako naniniwala talaga ako. Tagang nakakahiya pag gumawa tayo ng kasalanan eh, kasi nakikita talaga ng Diyos eh. Nakikita niya ang mga ginagawa natin. Imagine. Si Hezekiah nga, umiyak, nakikita niya ang luha. Mga kaibigan, mahiya po tayo sa Panginoon. At matakot po tayong gumawa ng kasalanan. Pag tayo ay merong hiya at takot sa Panginoon, maiwasan natin ang gumawa ng kasalanan. Eh, sabi nila walang perfect. Pero pag meron ka talagang totoong pagmamahal sa Diyos, meron kang takot, merong pagsunod, maiwasan mo yung mga kasalanan. Maiwasan po yan mga kaibigan. At kung mahina po tayo, huwag po tayong mag-alala dahil magdasal lang. Ayan o, pakinggan ng Diyos eh. Dahil dininig nga ng Diyos ang dasal ni Hezekiah. If you're really willing to be a good person na ayaw mong magkasala, i-pray na, Lord, ayoko pong magkasala. Protect me na sa mga kasalanan na mga ano-ano ba dyan, kung anong
gusto mong maging perfect. Pray lang po eh, kasi sabi nga eh, the spirit is willing but the flesh is weak, no? Weak tayo eh, pero ang spirito natin malakas. But we have to pray para magiging malakas talaga. Para malakas yung ating physical, no? Ang ating flesh. Pray lang po, hindi natin makayang ano eh, sa sarili lang eh. Everything is prayer. And then, ang Diyos ang magtutulong sa atin, maiwasan natin yung mga masamang ano gawain. Kung gusto talaga, if you are willing to obey God, kung ayaw mo talagang gumawa ng kasalanan, may hiya ka sa Kanya, may takot ka sa Kanya, at hindi mo kayang gumawa ng mabuti, pray. Yung bang meron kang desire na gumawa ng mabuti, yung magbago, pero hindi mo magawa kasi may temptation. Minsan sabihin natin, ay, ayoko nang uminom, ayoko nang magsugal, pero maya-maya may kaibigan, temptation, ano? Uy, ba, pari, mari, lika, mag-inuman tayo. O, temptation po yan. Mahina po ang laman, no? Ano ang gagawin? Mag-pray. Ang Diyos po ang mag-ano nun, mag-pa-remind na, wag anak. Basta alam ko talaga, God will help you na hindi ka po maano. Parang yung pagnanasa din na, halimbawa, palasinggero ka, tapos gusto mong magbago, tapos merong nag-temptation, magyayaya. Pag once na ang Diyos talaga ang mag-help sa'yo, the Holy Spirit, yung pagnanasa ba na gusto mong uminom, wala po yun, mga kaibigan. Hindi ka po maano, parang anuin ka talaga na, ay, parang merong kabigatan na para ayaw mong pumunta, at saka yung feeling mo na, yung pagnanais mo na uminom, wala, mawala po yan. I can prove it kasi nangyari po yan sa sarili ko. Yan po yun, mga kaibigan. Ang Diyos lang talaga ang makapag, ano sa atin, makapagbago. Lalo na kung mahina po tayo. So dito po ako noon yun nakita, narinig ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah. Nakaka-amaze po, di ba? At dinagdag pa, hindi lang niligtas, hindi lang siya binigyan ng another 15 years para mabuhay, kundi pati ang kanyang bayan, ililigtas pa ng Panginoon. Kaya God is very maawain talaga siya, mapagbigay. Pag kahit na ba parang may galit siya dahil sala sa at tayo, no? Gumawa ng kasalanan, pero pag uras na taos puso po tayong humingi ng tawad, ay papatawarin tayo at may dagdag pa na biyaya. Amazing, di ba? Sa tao kaya? Pag ang tao, sa tao tayo nagkakasala, ganun din kaya ang ano, pagpapatawarin.